Hey guys, welcome back to my channel. It's Bisang here, and for today's video, mag-aalis tayo ng gunk, blackheads, whiteheads sa aking ilong. Hindi nabibigyan ng justice ng camera ang aking ilong sa camera, parang ang kinis-kinis ko. Pero dito sa personal is ang dami ko ng blackheads dito, des. Dito sa ibabaw, ang dami na. Ang dami. So, napakadaling magtanim, pero ang hirap mag-anis. So, ang gagawin natin ngayon, mag-harvest tayo. So, 12-11 na and high Ironman. So, bago ako maligo, hindi pa ako nakakaligo. Ang gagawin muna natin is mag-aalis muna ako ng blackhead. So, meron ako dito mga... Hinahanap ko yung isa kasi meron ako isa dito na ano, tawag dito, yung octopus. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta may octopus siya. So, tatlong klase to. Kaso yung isa yata is naiwan ko sa bahay ng in-laws ko. So, ito yung meron ako dito. Pig nose ng Holika. Tapos ito, Bio Aqua. Binigay lang sa akin to eh. Next time na lang to. So, ito muna tayo sa Holika Pig Nose Clear Blackhead 3-Step Kit. And dalawa ang meron ako dito. Hindi ko pa lang natatry. So, first time ko pa rin lang siyang gagamitin. Parang, ang nipis niya lang. Nilaman ba ito sa loob? So, parang puro lang siya packaging. And hindi ko naiintindihan yung nakasulat sa likod. So, ang ginawa ko kanina is nag-search ako. And isa na naman sa nakit... Ano yun? Up dito? Up! 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 Ay, hindi nyo nakikita. Si Shiba. Dito si Shiba. Shiba! Mm. Bigat mo ba eh. Ayan! Ship! Tingin sa camera, ship! Sheep. Galaw, sheep. Ayan, pig nose. Si Shiba, pig nose. Sige na, kung baka naman matulog ka, ang ingay ng kuko mo. Umiga ka na dyan. Muna natin yung step 1. And ito daw, is tatagal siya, patatagalin siya ng 10 to 15 minutes. So, hihintayin siyang matuyo. Talagang pig ha, baboy ha. Buksan ko na siya. Amoy niya, amoy soft dress. So, yung itsura niya is ganito. And ipapatong lang yata siya dito sa ilong. 15 minutes na nung in-apply ko siya sa aking kailong-ilungan. Ang problema ko sa kanya is yung scent niya, ang tapang. As in, literal na silipon ako. At the same time, makati siya. May tingling feeling siya. Hindi naman yung totally makati, pero yung parang tinutusok-tusok niya yung ilong ko, na which is naiirita ako. So parang gusto ko na siyang alisin, pero hindi, kailangan natin itong tapusin dahil may dalawang step pa. So aalisin ko na siya. Sabi, hintayin daw matuyo, kaso parang hindi pa siya natutuyo. And ilang minuto na, so papatid ko lang yung excess. Ay, make up lang ang meron ako ngayon. So binura ko yung foundation ko kanina kasi nag-film ako ng aking giveaway, yung aking makeup giveaway. So, ongoing pa yon. Go check it out. Ilalagay ko yung link sa description box. Ang nabago is parang nag-light medyo konti yung ilong ko. So, dito is parang oily-oily ko pa. Pero parang naging mas super obvious siya. So, ano maginawa niya? Inilabas niya yung mga blackheads ko. And isang pang napansin, silipon na to. Kakaiba to. Nakakasipon din pala to. Ang tapang ng amoy niya. So, according dito sa Altea, which is Altea ko kasi ito kinuha, nakasale siya ngayon, 80 pesos na lang. Here's a little fun fact for you. Pig noses don't have blackheads. Nakakaya sa ilong ng baboy. Hence the name of this 3-step kit that removes even the most stubborn of impurities. This kit works in 3 steps to make sure you have clean, well-kept pores. Step 1 works to open up them. So, kaya pala parang ang laki-laki tingnan nung pores ko. Tinitingnan ko kanina is lumaki yung pores ko and parang naging mas lalong obvious yung aking mga blackheads. Then next, step 2 works to extract the sebum and blackheads. Release in the satisfaction you get when you peel off the sheet and see the dirt comes off. Step 3 finally works to minimize the clean pores to ensure sebum control and smooth skin. So, tapos na tayo. And step 2 is dab the nose area with a bit of water. So, kailangan natin ng konting tubig. Ito yung iniinom kong tubig kanina pa. Pingin akong tubig. Tubig, please. Wait lang. Huwag na yan.
Mas dinamihan ko kasi banda dito. Kasi dito sa bandang tip dito, wala naman masyado. Nandito ang marami. So, kaya yan. So, habang hintay ko siya after 15 to 20 minutes, ay 10 to 15 minutes, make sure to start removal from side of the sheet, working your way to the middle for optimum extraction. It's already 105, and yung pakaramdam naman dito sa isa na to is parang wala lang siya, parang nagdikit lang ako ng tape sa ilong ko, pero nung ginaganyan-ganyan ko siya kanina, masakit bes. So ang gagawin natin ngayon is aalisin ko na siya and titingnan natin kung may mga sumama nga ba. Shiba, yung bell mo be, Shiba, yung bell mo maingay. From side daw, di ba? From side. Sakit? Pero mas maganda pag bigla eh. Kasi baka pa umiyak ako pag bigla. Sakit! Looking dito sa strips, aray! Looking dito sa strips is may mga sumama naman siya, pero hindi naman totally kasi ang dami pa rin natira dito sa ibabaw ng ilong ko. May mga naalis, pero marami pa rin talaga siyang natira. Aray po! Or sabot nandito banda. Ito na lang yata is yung pangpatong na lang sa kanya. So, ay! Ang daming serum lumabas. So, ang step 3 is ganito ang itsura niya. And walang instruction sa likod. So, most probably, itong part na to. Yung ididig... Ay, ano dito? Ito. Ito yata. Yung parang may jelly siya. So, ito yung ipapatong ko sa ibabaw. Para daw pang prep na siya. Ng... Pare sila nung amoy nung una kanina. So, ito na yung parang pinaka-mask niya. Ang ano nito, parang siyang gelatin. So, pinupunasan ko yung matirang serum kasi ang dami niyang serum and ang tagal niyang matuyo. So, naghintay ako. Ano oras na ba? 1:25 na, almost 20 minutes siyang nasa ilong ko, pero hindi siya natutuyo yung last step. Pero overall, yung ilong ko is yung pakiramdam na parang ang linis niya, pero pag tinitingnan ko siya sa salamin is nandun pa talaga yung mga iba na natira na blackheads ibabaw ng ilong ko. Pero okay naman, maganda naman siya. Siguro gagawin, tatry ko pa siya. Meron pa akong isang piraso dito. So medyo mahal siya. And kanina, medyo masakit talaga. Mga itim. Ito, nulal ko yan. Huwag niyong patsinin yan. Yung mga nandito, natira, na itim-itim sa ibabaw ng ilong, is may natira pa siya. So, yung iba na alis, lalo na yung part dito, pero yung nandito mismo sa ibabaw ng ilong, is natira pa siya. Ito, may English naman siya, which is mas naiintindihan. Pero sige, next time na. Kasi kakaalis lang natin. Baka naman mga wawa yung ilong ko. So, thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye.